Mga kaberks, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat dyan. Sa video na to, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa ang flower arrangement isa sa simbahan dito sa Hong Kong. As a florist, member ako sa St.Joseph Church Flores, kung saan nakatuka kami every month, once a month sa morning ng Saturday. So ngayon, schedule ko po sa paggawa nito para ilagay ko sa tabernacle dito sa simbahan. Kaya enjoy po kayo sa panonood. Gumagamit ako dito na iba't ibang klaseng fresh flowers, and then the dalawang vase na gagamitin ko, long glass vase, para maganda naman siya tingnan. Okay, so let's watch it. So to start with, mga kaberks, ito mga flowers na mga kailangan kong gawin. Yan siya, yan, colored roses. Naka-dye na yan siya, mga kaberks. Colored dye ang gamit niyan. And then long grass, dark lily. Ito, ginagamit ko to old branch. So, ginagawa ko siyang circle. And then, tinatalian ko siya ng flower wire. Kinakat ko para fix siya pag ilagay natin sa vase. So ayan, kailangan kong gumawa ng marami kasi kailangan kong ilagay sa loob ng vase. Ang purpose nito, mga kaberks, para paglagay natin sa flowers sa loob ng vase, hindi siya mobable. At saka iwasan na minsan kasi ang flowers, pag ang vase may solution nakalagay, like water, usually gumagalaw yung mga flowers. So, kung lagyan natin nito, maiwasan natin na gagalaw yung mga flowers, na malakas yung galaw niya. So, ayan, kailangan natin gumawa ng marami. Yan, lalagay na natin siya sa loob ng vase. Hindi na natin siya kailangan i-arrange pa ng maayos. Ang purpose lang naman natin to is para may mapaghawakan yung sanga ng flowers na ilalagay natin. So, usually, mas gusto ko tong ginagamit na to, yung sanga, kaysa yung mga bato. Kasi, una, ang bato kasi, pag ilagay mo dyan, mabigat. So, ayan na, ilagay ko na yung solution sa loob. Ang gamit ko palang solution is isang litrong tubig and then 10 ml ng flower liquid na solution. Nabibili yan siya, mga kaworks, sa mga flower shop or flower market. As I know, meron ding powder na ginagamit na food flower ang tawag kasi niyan. So ayan, nilalagay ko na yung long grass. Inuuna ko talaga siya, mga kaberks, kasi para ma-distribute ko ng maayos siya. At kailangan kasi lahat na even siya malagyan, eh, lahat ng part ng vase. Hindi yung sa gitna lang or sa gilid lang, para hindi naman siya pangit tingnan. So ngayon, start na ako maglagay ng mga fresh flowers. Ang ginagawa ko dito, mga kaberks, pag kinakat ko yung sanga ng flowers, hindi siya yung straight, kumbaga slanting. Ang purpose kasi niyan, para madali siyang mag-sip ng water yung sanga niya. Tsaka hindi madaling mamatay yung flower. So, yan.
kung nakikita ninyo bakit siya bumubula yung solution, hindi yan sabon mga ka-works ha, baka isipin nyo sabon yan, mamamatay yung flowers natin. So nawawala din naman na ang bulay after mga ilang minutes. So yan na po siya, na ilagay ko na ng even yung mga flowers sa paligid niya. Actually, pinagsabay ko yung dalawang vase sa paglagay, kasi kung isang vase lang ang lagyan ko, hindi ko siya mapantay. So pangit naman kung ilagay natin siya sa altar tapos magkaiba ang style ng dalawang vase. Ang pangit naman tingnan. So para pantay siya, tsaka madali ko siyang matansya kung alin ang kulang. Madali ko siyang i-adjust. So yan po siya. Yan. Pasensya na mga kayo mga ka-works, kasi yung camera ko pala hindi masyadong naiangat. Anyway, later maano ko ulit yung camera ko, ma-adjust ko naman. Hindi ko talaga napansin. Ngayon ko lang napansin after nakita ko yung video ko. Pasensya na po. Yan, kailangan nating lagyan ng flowers sa likod, sa harap, sa gilid, para magpantay po siya. Ayan, yan yung iba pang flowers na ilagay ko. Ang ginawa ko kasi dito, pinapantay ko po siya sa team ng simbahan natin. Kasi every Sunday naman kasi, magkaiba yung ebanghelyo, diba? So, nagbabase tayo kung ano yung kulay na ilalagay sa tabernacle na ano, na cover, yung sa may gitna. Pangit naman na ang kulay doon is pink or red, and then ang gagamitin nating flowers is super dark. Okay lang din siguro, pero mostly kasi pag gumagamit ako ng dark colors like bloody red, or like usually i-partner ko sa bloody red is purple, like ganyan. Usually ginagamit ko yan pag coming na yung Eucharist o yung ano, Christmas. Yan siya. So napapansin niyo, hindi siya full yung water na nilagay ko, yung solution. Actually, later, pagkatapos kong mai-arrange ang flowers, dagdagan ko po yan. Kasi, mahirap kasi kung pupunuin ko agad, eh, baka matapon sa vase. So, sayang ang solution na ginagawa ko. I mean, pinaghalo ko. Medyo mahal din yung solution na binibili. Kasi, mas gusto ko kasing gamitin yung liquid na solution, yung food flower liquid, kisa powder. So, ito pa yung ibang flowers. Ayan, naharap ko na po yung camera mga ka-works. Ngayon ko lang talaga to napansin mga ka-works. Pasensya na po. So, hindi pa yan siya tapos mga ka-works. I-distribute ko pa yung flowers na kulang, para naman maganda siya tingnan sa mata. Yan. Sa mga mahilig po ng flowers dyan, willing naman po ako magturo sa inyo mag-arrange ng flowers. PM nyo na lang po ako mga ka-berks. Pwede po akong mag-tutor sa inyo video call. PM nyo lang po ako dito or message nyo na lang po ako dito sa channel ko, and then pag nabasa ko, inbox ko po kayo. Pero wag niyo po kalimutan mag-iwan ng contact or accounts ninyo para makontakt ko po kayo. Contact number, what I mean. Yan, actually almost 5 years na rin akong florist dito sa Hong Kong. Hindi lang sa simbahan ang ginagawa akong flower arrangement. Gawa din ako like wedding, birthdays, proposal, gumagawa ako ng bouquet, package ng bouquet with cake, balloons, pwede rin sa birthdays, surprise party, or kahit anong event, nag-arrange po ako ng flowers.
usually ginagamit ko talaga mga fresh flowers. Weddings, gumagawa din po ako ng mga bridal bouquet para sa wedding. Depende po sa choice ng couple kung anong kulay ang gusto nilang flowers at the same time kung anong klaseng flowers ang gagamitin ko. Yan. Sa lahat po ng mga kaburks ko dito sa Hong Kong, sa mga gusto pong mag-order ng mga surprise flowers ninyo sa mga loved ones or kahit sino, Mother's Day or mga friends ninyo, relatives na gusto nyong bigyan ng flower bouquet, message nyo na lang po ako, mga kaburks. Anytime po, pwede po ako. Basta 3 days before the day na i-deliver ang flowers, yun, kailangan pabook tayo ng maaga para hindi tayo mag-ahol sa mga materials na kailangan natin. Kasi itong mga flowers kasi, mga kaburks, hindi kasi natin to basta-basta nabibili lang. Depende kasi sa flowers na gusto ng clients. Eh, pag gusto nilang ganitong flowers, so kailangan ibubook ko rin po yan doon sa mga suki ko ng mga flower shop bago ko po siya kukunin. Hindi ako, madalang lang ako nag-walk-in doon sa flower market. Kasi pag nag-walk-in ka, ang aasahan mo dyan is either hindi mo mahuli yung flowers na hinahanap mo, hindi mo makikita yon, or mahal. Minsan kasi pag nag-walk-in ka, mag-ahol ka sa oras kasi mag-isip ka pa na mag-isip kung anong flowers ang bibilhin mo, which is kung mag-book ako and then on that day kung kailan ko gustong kunin, naka-ready na siya, ready to pick up. So babayaran ko na lang siya upon pick up. So ayan po, mga kaburks. Yan, malapit ko na pong matapos to. So sana nagustuhan nyo yung flower arrangement ko. Simple lang to. Simple lang siya. Mas masarap sa pakiramdam yung ibalik natin kay God yung mga skills na natutunan natin. At the same time, hindi na kailangan na hihingi tayo ng kapalit. Kumbaga, yung pagsiserve ko po dito sa simbahan is free of charge po to. Kumbaga, sa simbahan lang po yung materials. Ako ang bumibili ng flowers and then sa simbahan po ang pera na gagamitin sa pagbili ng flowers. Pero free of charge po tayo, hindi po tayo hihingi ng kapalit para magserbisyo sa simbahan. Pero yung sa mga clients ko, ha, sa mga nag-order, sorry po, hindi po free yon. May bayad po yon once na mag-order kayo sa akin. So, inbox nyo na lang ako, mga kaburks, sa mga friends ko dito sa Hong Kong. Mga gustong mag-orders, magpa-reserve. Yan po ang finished product ko. Sana'y nagustuhan nyo, mga kaburks. Thank you for watching, mga kaburks. Salamat po. Ingat po kayong lahat. God bless. Bye-bye.